Ano na po ang latest tungkol dito sa siyam na bangkay na natagpuan sa iba't ibang lugar diyan sa Pampanga? Actually, ito pong founded body po na victimizing foreign national, yung siyam na natagpuan po dito, ang anim po dito ay Chinese, one Vietnamese, one Malaysian, and one Japanese. Mm-hmm. Actually, ito po lahat ay napailan po ng kaso. Yung lahat ng bangkay na yan ay pinailan ng kaso? Yes, sir. May isa lang po dito na under investigation. Ito pong si Yolirong or Yindurong. Chinese national din po ito na natagpuan sa Mabalacat. Ano ito? Malaysian or Chinese? Chinese po ito, kabayan. Chinese, okay. Na natagpuan po ito noong March 7, 2024. Dito po sa Barangay Kalumpang, Mabalacat City, Pampanga. Okay. And allegedly po, nung natagpuan po ito, nag-conduct po tayo ng coordination at exacto naman po, yung AKG po natin is mayroon pong kaso na allegedly tumawag yung kamag-anak po ng isang nagngangalan po na Yolirong, okay, o Yindurong, na allegedly kinidnap po at nanghihingi ng ransom. And then, nung may natagpuan po tayo dito na bangkay, nag-conduct po sila ng medical legal examination at based po dun sa post-mortem dental findings and anti-mortem dental records po ng female Chinese po na natagpuan natin is nagmamatch po dun po sa dental records nung kinidnap na sa Yolirong or Yindo. Kaya po ito ba yung sunog na bangkay ho na natagpuan sa Bacolor? Iba pa? Yung sa Bacolor naman po, ito po is Vietnamese naman po to. At napailan din na po natin ang kaso yung suspect dito. Ang suspect po dito is Yuan Lau and Tiang Wang. Bali, isa lang po dun sa 9 ang under investigation. So far, lahat po yung 8 is nakita. Paano ho natin nalaman kung sino ang mga suspect dito? Katulad po nitong yung sa Porak po, na tatlong pong Chinese national na natagpuan po dito, na nung nakita po natin may mga tama po ng bala, and then nag-conduct po tayo ng backtracking, forward tracking ng mga CCTV. At nung February 1, 2023, meron pong na arrest doon po sa Pasay na 13 Champuhong, and nag-match po doon po sa nakuha na CCTV. And then based po dun sa investigation na kinandak natin, isa nga po yung kasama yung tatlo na Chinese national na si Wu Ming, Xiao Hai, and Abin. Kaya po kinailan po natin sila ng multiple murder. Doon. Ay, ito ba ho'y clean name na ng mga kamag-anak? Actually, yan po ang aalamin natin kasi po usually ito po mga Chinese na ito, karamihan po dito is yung mga wala pong kamag-anak. Hindi kilala kung sino ang kamag-anak sa China. Yes, sir, kabayan. Opo. Opo. Ay, ito ba mga bangkay na ito ay kinoconnect na natin sa operasyon ng Pogo Hub dyan, Pampanga? Bali, hindi po natin masabi kasi po karamihan po dito is nanggaling po katulad po nitong tatlong Chinese victims, nanggaling po sila based on sa backtracking po ng CCTV, nanggaling po sa Metro Manila ang sasakyan. And then dito po sila nagbarilan at dito po natagpuan yung tatlong bangkay. Okay. So, Colonel, paano natin ngayon na anong ating ginagawa hong aksyon para maiwasan po ang ganyang mga krimen sa Pampanga? Actually, nag-deploy na po tayo ng mga mobile po doon po sa mga dito po sa ating mga expressway at saka doon po sa mga madidilim na lugar. And we also directed our chief of police to para po mag-contact po ng mga to scrutinize all establishments para po ma-prevent natin or ma-deter natin yung mga crimes associated with this Pogo. At ngayon po, yun po yung ginagawa ng ating mga kapulisan. Oho. Sa direktiba po ng ating governor at ang ating po regional director. Kasi nauungkat to ang mga balita dyan sa probinsya ng Pampanga dahil doon sa nangyari sa Porak. Tapos ay sinunda yes, naman po nitong pagkawala ng beauty queen at saka yung Israeli fiancé nila. Meron bang latest doon?
Actually, kabayan, nagkakanta po ng investigation, nag-create na rin po ng SITG, ang Tarlac, Tarlac CCO, considering na yung pong may hawak po ng kaso dyan is yung ano po, Tarlac Police, pero nakikipagtulungan din po ang Angeles at Pampanga, kasi po ito pong beauty queen na si Miss Geneva Lopez is taga rito sa Pampanga. At so far, hindi pa lang po tayo makapagsalita kasi po meron pong sariling SITG ang Tarlac. Pero continuous po yung ginagawang trabaho. Opo, opo. At nagtutulong-tulong po yung tatlong probinsya para sa Dagli-ang ikalulutas po ng yes, sir. Ating ito. Oo, dapat lang hong ipadama natin, ipakilala sa ating mga kababayan na ang Pampanga ay hindi naman ganun yes, kasama. Sir. Hindi naman ganun ang mga krimen. Ayan, dumalo ba dyan sa preliminary hearing si Mayor Alice Guo? Ella, no, show si suspended Mayor Alice Guo dito sa Department of Justice sa pandinig ngayong araw sa preliminary investigation sa kaniyang mga kaso. Ang abogado lamang ni Mayor Alice Guo ang dumating na si Attorney Alex Abisado. Alas 10 ng umaga, itinikna ng korte ang pagdinig sa kasong human trafficking laban kay Mayor Guo at 13 iba pa. Patatandaan nga noong June 21, sinampahan ng kasong human trafficking ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPSCIDG si Mayora at ang 13 iba pa. Kasama rin sa mga kinasuhan si dating Technology and Livelihood Resources Center Deputy Director General Dennis Cunanan. Ayon sa DOJ, wala kahit isa sa 14 na respondent ang nagpakita at pawang mga abogado lamang ang dumating. Bagamat hindi naman sila obligado na dumalo ngayong araw dahil preliminary investigation pa lamang ito. Pero kapag nag-file na sila ng counter affidavit, dapat silang dumalo ng personal dahil hindi tatanggapin ng korte ang kanilang affidavit. Binigyan ng 15 araw na noon ng prosecution panel ang respondent para sumagot sa mga paratang. Panawagan naman ng DOJ sa mga respondent na sinasabing na dawit lamang ang pangalan nila sa mga kinasuhan na dapat magpakita sila sa DOJ dahil kung hindi ay tutuluyan silang makakasuhan. Inihikayat din sila ng DOJ na mag-file ng kaukulang kaso sa pamimiki sa kanilang mga dokumento. Samantala, Ella, dumating kanina dito sa bago magtanghali si sa Department of Justice dito sa Maynila si dating Senador Antonio Trillanes para magsampa ng kasong plunder kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo dahil umano sa mga government projects na nagkakahalaga ng 6.6 billion pesos na ina-award sa dating ng dating administrasyon sa ama at kapatid ni Senator Bongo.